Kamusta mga bata? Ang istorya natin para sa araw na ito ay Ibong Adana. Ang istorya nito ay tungkol sa tatlong prinsipeng naglakbay para hanapin ang Ibong Adana upang lunasan ang karamdaman ng kanilang ama na hari ng Barbanya. Ito ay isang kilalang kwento sa Pilipinas na punong-puno ng adventures and magic. So ngayong araw, ito ang ating babasahin. So ang kwentong ito ay muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario at igunuhit ni Jordan Santos. Ibong Adana. Noong araw sa kaharian ng Barbanya, may isang hari na may tatlong anak na lalaki. Si Don Pedro ang panganay, Don Diego naman ang pangalan ng pangalawa, at si Don Juan ang punso sa tatlong prinsipe. Maligaya sana ang buong kaharian nang biglang magkasakit si Haring Fernando. Maraming manggagamot ang tinawag, pero walang makapagpagaling sa may sakit. Lungkot na lungkot ang tatlong anak ng hari, dahil habang tumatagal, lumalala ang sakit ng kanilang ama. Isang araw, dumating ang isang ermitanyo. Nang tingnan ang sakit ni Haring Fernando, sabi ng ermitanyo, "Walang gamot dito maliban sa awit ng Ibong Adana." "Saan makukuha ang Ibong Adana?" sabay-sabay na tanong ng tatlong prinsipe. "Sa bundok Tabor." "Pero mahihirap ang paghuli," ang sagot ng matandang ermitanyo. "Hindi bale," sagot ni Don Pedro. "Ako ang una maghahanap sa Ibong Adana." Katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ni Don Pedro sa paghahanap sa Ibong Adana. Maraming bundok at gubat siyang narating, pero hindi niya nakita ang bundok Tabor. Nagtiis siya ng maraming gutom at pagod bago niya nakita ang bundok na hinahanap niya. Sa bundok Tabor, nakatira ang Ibong Adana. Sa isang magandang-magandang punong kahoy, Piedras Platas ang tawag sa punong iyon. Tuwing gabi, umuwi ang Adana sa puno para matulog. Naghintay si Don Pedro sa ilalim ng puno. Balak niya, pag natulog ang ibon, sa kanya aakyatin ang puno para hulihin ang ibon. Dumating ang Ibong Adana sa Piedras Platas. "Magandang maganda ang Ibong Adana. Daigang reyna sa ganda ng kanyang balihibo." Bago matulog, umaawit ito ng 7 ulit at 7 ulit din nagpapalit ang magagandang kulay ng kanyang balihibo. Dahil sa ganda ng kulay at awit ng Adana, hindi mapigilan ni Don Pedro ang antok. Masama yun, dahil bago matulog, umiipot ang Adana at ang malaglagan ng ipot ay nagiging bato. Nang mangyari ito, naging bato si Don Pedro. Sumunod si Don Diego kay Don Pedro. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap bago narating ang Piedras Platas. Pero dahil sa sarap ng awit ng Adana, nakatulog din si Don Diego sa ilalim ng puno. At tulad ni Don Pedro, naging bato si Don Diego. Dahil hindi dumating si Don Diego, sumunod namang naghanap si Don Juan. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap. Isang matandang kitongin ang nasalubong niya sa daan. "Amang," pakiusap ng matanda kay Don Juan, "pahingi naman ng kaunting tinapay at tubig." Naawa si Don Juan, tila mamamatay sa hirap ang matandya. Ibinigay niya sa matandang kitongin ang kanyang natitirang tinapay at tubig. Biglang nagbago ng anyo ang matandang kitongin. "Salamat Don Juan," nasisiyahang sabi nito. "Dahil sa iyong kabutihang loob, tutulungan kita. Alam ko kung paano mo mauhuli ang Ibong Adana. Ang mabubuting tulad mo lamang ang maaaring humuli sa Adana." Tinuruan ng matanda si Don Juan ng gagawin. Pagkatapos binigyan niya si Don Juan ng 3 bagay. Kalamansi, labaha at 1 bote ng agua bendita. Tuwang-tuwa at nagmamadaling pinuntahan ni Don Juan ang bundok na tinitirahan ng Ibong Adana. Nang dumating ang Adana, nakahanda si Don Juan. Pinilit niyang labanan ng antok habang umaawit ang ibon. Pag inaantok siya, hinihiwa niya ng labaha ang braso at pagkaraan ay pinapatakan ng kalamansi. Aray! Dahil sa kirot, nanatiling gising si Don Juan. At pag-ipot ng Adana, nakailag siya. Nang pumikit ang Adana, hinuli ito ni Don Juan. Pagkatapos, winisikan niya ng agua bendita ang mga bato sa ilalim ng Piedras Platas.
naging mga tao ang mga batong winisikan niya, kasama sa mga naging tao si Don Pedro at Don Diego. Tuwang-tuwang nagkakapan ang tatlong magkakapatid. Noon din ay bumalik sila sa kaharian ng Verbania. Nang marinig ni Haring Fernando ang awit ng Adarna, parang himala na bigla siyang gumaling at tumakas. Nagdiwang ang buong kaharian sa nangyari. Hangang-hanga sila sa katapangan ni Don Juan. Pero higit sa lahat, hangang-hanga sila sa ganda at milagrosong awit ng Ipong Adarna. At dyan nagtatapos ang storya natin today. Paalam!